ang pagtawid ng ilog Jordan at pagbagsak ng Jericho. Mula sa Biblia, sa aklat ni Josue, Kapitulo 2 hanggang 3 at Kapitulo 6. Buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya upang pumunta sa lupain ng Kanaan at manmanan ito. Lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng suko kay Rahab upang dakpin ang mga espiya. Ngunit itinago ni Rahab ang 2. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin niyo agad ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong, niya tinago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara na ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong. Alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito, at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinapatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ngayon ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi ninyo gagawa ng masama ang aking sambahayanan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya. Ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsasabi ang pakay namin dito. Ipinapangako namin walang masamang mangyayari sa inyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. Nakakabit sa pader ng lungsod ang bahay ni Rahab. Kaya't buwat sa kanyang bintanay, inihugos niya sa labas ng lungsod ang 2 espiya. Kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid nito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angka ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Subalit, kapag ipinagsabi mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. Pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Iniulat ng mga espiya kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupain iyon. Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga tagaroon. Maagang maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Umalis sila sa Sitim patungong ilog Jordan at nagkampo sila sa pangpang nito bago tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampo ang mga pinuno. Linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang mga himalang gagawin ni Yahweh. Buhati na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga taong bayan. Sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga parang Levita
na magdadala ng kabanang tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan. Ngunit pagdating nila sa tubig sa pangpang nito, ay huminto muna sila. Sa pangunguna na mga paring may dala ng kabanang tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga paring may dala ng kabanang tipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanang tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambahayang Israel. Isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Ipinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Sinabi ni Yahweh kay Josue, "Pakinggan mo ito. Ibinigay ko na sa inyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gabiin ang kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan isang araw sa loob ng 6 na araw. Pauunahin mo sa kabanang tipan ang 7 paring may dalang mga trompeta. Sa 7 araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang dala nilang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng lungsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat." Lumakad nga sa unahan ng kabanang tipan ang 7 paring may dalang trompeta. At habang lumalakad ay hinihipa nila ang mga ito. Nauuna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ng kabanang tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantala, walang tigil ang tunog ng mga trompeta. "Huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Josue, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kabanang tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. Nang 7 araw, bumangon sila ng magbubukang liwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Noon lamang nila ito nilibot ng 7 beses. Sa 7th libot, hinipan ng mga pari ang mga trompeta at iniutos ni Josue sa mga tao, "Sumigaw na kayo, sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasakin bilang handog kay Yahweh. Si Rahab lamang at ang kanyang mga kasambahay ang iniligtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinuguroon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso, o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh." Hinipan nga ng mga pari ang mga trompeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig iyon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila nang walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nilang lahat ng tao sa lungsod, lalaki't babae, matanda't bata, at pati ang mga asno, baka, at tupa. Sa utos ni Josue, pinuntahan ng 2 espiyas si Rahab upang ilabas siya at ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin. Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. Si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Josue, pati ang buong angkan nito, sapagkat
Itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na manmanan ang Jericho. Noon day, pinanumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sumpain ang sinumang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan. Pinatnubayan ni Yahweh si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupaing iyon.